So ayan, ang ipapakita natin ngayon kung paano gumawa ng washing machine. Ayan, actually marami akong tanggap na washing machine dito. Ayan o, meron tayong manual, meron mga poly-automatic washing machine na tanggap dito. Alam nyo ba itong mga ganitong washing machine, katulad nyan, ay kaya nang gawin ng nanay sa bahay o tatay sa bahay, kahit hindi technician o pakaraniwan na siguro nanay ang madalas na gagawa ng mga ganito dahil sila yung mga naglalabas sa bahay. Ayan, yung mga ganitong klaseng washing machine. So, pakita natin kung ano ang mga problema nitong washing machine na ito. Okay? Ayan, yan po yung ating nanay na technician. Okay? So, papakita lang natin kung paano i-check yung washing machine. Ayan, isaksak yung washing machine. And ano ba ang problema ng washing? Ayan, so, binuhay ni nanay ang washing machine. Ayan, naririnig nyo umuugong lang. Ayan, so tingnan natin kung anong gagawin ni nanay. Ayan. Okay. Ipapakita lang ni nanay na ang mga ganitong bagay kayang-kaya ng gawin ng mga nanay, single nanay, nag-iisa sa bahay. Ayan. Ang problema sa kanilang mga washing machine. So, ayan. So, ang ginawa niya, binuksan niya doon sa likod. And, ayun. Dinukot niya yung kapasitor sa loob. So, may posibleng may problema sa mga ganito, yung kanyang kapasitor. Ayan. So, tingnan natin kung paano i-check ni nanay. Yun. So, tinanggal niya doon. So, pagkakakabit yung kapasitor. So, ayan po yung kapasitor, yung kulay black na yan. Ayan. So, pag napansin nyo na umuugong yung ating mga washing machine, ang may posibilidad na problema, ayan. So, tingnan natin kung paano na i-check ni nanay. Ayan. So, pinuha niya yung tester natin. Pinakialaman na yung tester ko talaga. Ayun. So, isinet niya sa kapasitor. Ayan, lagyan ko ng ilaw. Ako naman makikialam. Ayun. So, makikita mo yung value. Ayan. Okay. So, isinama na pati kamay niya sa pagtitest. Pero ang value na nakuha niya is 1.0 microfarad. So, ibig sabihin, defective po ang ating kapasitor. Dahil lang nakuha niya ay 1.0 na. Ang original na value ng ating kapasitor ay 10 UF o 10 microfarad. Yan. Okay. So, ang gagawin ni nanay, ayan, magpapabili ng kapasitor. Actually, pinabili niya na kanina yan doon sa isa naming rider. Ayan. So, ayan yung value ng kapasitor. Ayun, 10 UF. So, 10 UF din po yung original niya. Oh, medyo malabo na. Pero 10 UF din po yan. Ayan. So, pakita natin kung paano ni nanay i-check yung... Lagyan natin ulit ng ilaw yung ating tester. Ayan. Sige, okay. O yan, 9.9. O yan, 10 UF. Yan, malikot lang yung kamay niya talaga. Yan, 9.9. O, 10 UF. Ayan. Ayun, yung kamay niya. Okay. So, ang gagawin niya ngayon, pinalitan niya yung, o papalitan niya yung kapasitor. Ayan. So, simple lang naman niya ng pagpapalit ng kapasitor kung saan niya tinanggal. Dahil dalawa, wala naman polarity ang ating kapasitor. Kung saan niya lang tinanggal, doon niya lang ulit ibabalik. Ayan, magkahiwalay po yan dalawang wire na yan ha. Ayan, huwag niyong pagbibikitin. Ayan. Hmm.
Ayan. Then, pagka nalagyan natin ang ikabit ng kapasitor, so gagamit tayo ng electrical tape. Ayan. So, napakahirap po talaga pala na maging cameraman. Ayan. Okay. Ayan, ikinakabit niya yung kapasitor. So, magkaiba lang po ng kulay, pero same value po yan. Ayan, kulay red lang po yung wire na nakakabit. Yung original niya ay kulay yellow. Pero same value po. Ayan. And tingnan natin kung anong mangyayari sa kinabit niyang kapasitor. Ayan. Make sure po na nalagyan nyo ng electrical tape po yung mga pinagdugtungan natin na katulad nyan. Yan. Then, ayun. Meron po siyang plastic or para plastic ng yelo. Kung meron kayong plastic ng yelo na bago na pwedeng ikabit, ilagay. Ayan. Mas maganda palitan. Pero ito, maayos pa naman. And lagyan nyo ng pwedeng electrical tape din ang ilagay nyo. Or pwedeng cable tie. Yan, so tatalian nyo yung ating wire na nilagyan natin ng plastic para yung hindi mabasa yung mga dugtungan ng wire natin. Yan. Ayun. So nilagyan nyo yung cable tie. Yun. Pinutol. And ipinasok niya ulit dun sa loob. Ayun. So dun nakalagay yung kapasitor na yun. Ayan. Ayos. Tapos ayan, binalik niya na ulit. Okay. Actually, mas magaling ho sa akin talagang gumawa ito. Parang sa kanya na lang ho talaga ako natuto. Alam niyo ho ba kung saan lang ako magaling talaga? Yung magluto sa bahay. Ayan. So, sinaksak na ni nanay yung ating washing and ito, tinry na. Yun! Nagbong na. Ayos, nay! Okay! Tignan natin. Yun! Oh, di ba? Umaandar na ang washing machine natin. Hindi na tumawag ng technician si nanay. Hindi na rin tinawag si tatay dahil nandun na kay pare. Ayos! Okay, so ayan. Okay na yung simpleng washing machine. Pinalitan niya lang ng ito ang ipinalit niya. Isang kapasitor. Ayan. Okay, ayan oh, yung 10 UF, pinalitan niya. And, nay, hindi pa tapos, yung isang washing machine pa doon, ang reported daw niyan po ay tumatapo ng tubig o tumutulo. Ayan. So, isasama na huwi yan sa repair. Ayan. So, si nanay ulit po ang gagawa. Automatic washing machine naman po yung ipapakita sa inyo. Yan. Tingnan natin kung anong gagawin ni nanay. Yan. Ang reported daw po ay tumutulo ang tubig sa ilalim. So, ipag-check na po natin. Yan. Actually, nanganganib na po talagang mawala ng trabaho yung ibang technician ngayon. Dahil yung nanay na po ang gumagawa sa bahay. So, importante lang ho talaga. Mga ganitong problema po, mga simple lang to, actually, kaya po talaga ng babae yan na gawin. Ayan. So, binuksan niya ang washing and anong problema tinuturo? Ayun! Biak po ang hose. Ayan. So, ano ang gagawin? Papalitan lang po siguro ito ng hose. Ayan. So, tingnan natin kung anong diskarte ni nanay dito.
Yan, buti na lang malaki ang katawan niya, talagang bodybuilding po ito. Yan, nagbubuhat talaga siya. Yun, tinumba niya ang washing machine. Yun, buti may karton. Ayan, so tinanggal ang takip. Ayun, oh, mapapansin nyo yung ilalim. Nagkaroon na ng spot ng kalawang. Dahil dun. Ayun pala naman ang tumutulo. So, ano magandang diskarte dyan? Papalitan ng hose. Ayan, papalitan daw po ng hose. Ayan, may hose tayo. Okay, ayan oh, makikita nyo yung ilalim ng washing machine natin. Kinalawang na dahil doon sa patak ng tubig. Buti na lang, may reserva oh. Merong, ayan. So, ayan, tignan natin kung paano niya babaklasin. Okay. So, ayun, simple lang. Tatanggalin natin, iniipit lang o pinipisil lang ng kamay yung lock na yon para ma-adjust. And, ayun, hinatak. Ayan. So, okay. Ah, okay. Ayun, no. Tinatanggal lang pala siya doon. Tapos, papalitan na siya ng ibang hose sa ilalim. Ayan. Okay. Ayun. Okay. Oh, 'di ba? Kita nyo? Simpleng-simple lang ginagawa ng nanay. Oh. Hindi na po, hindi lang ho pagluluto, hindi lang pag-aalaga ng bata, ng anak, pag-aalaga kay Mister, pag-aasikaso kay Mister. 'Yan ho ang trabaho ng nanay sa bahay. Yan. Oh. Ayos, may kabit na ni nanay. So, nay, medyo maluwag. Okay, yan. Okay. Ayan. So, kahit wala si tatay, nagawa na yung washing machine ng hindi na tumawag ng technician. Dahil medyo mahirap yung magpapasok sa bahay ngayon. So, may mga problema sa washing machine, kahit si nanay lang, ay kaya nang gawin. Ayan. So, napakasimple ng ginawa. Okay. So, ayan. Yung ginawang pinalit na hose ni nanay. Ayan. So, nakikita nyo doon sa ilalim. Ayan, nakaayos na. And, okay. Ayun. So, ibabalik na lang yung takip. Napakasimple namang ibalik na yung takip. Ayan. Ayun. Simple-simple lang. Oh. Ayos. And, ayan, lalabas na naman ang muscle ni nanay. Okay. So, ayan, tapos, okay na. So, solve na ang problema natin sa washing machine. Okay, yan o. Sa sandaling oras, nakadalawang gawa ng washing machine si nanay. Okay, yan. Oh. Ayan, diba? Napakasimple lang ng ginawa. Oh. And, ilalagay na yung screw. Ayan. So, pwede nang lumabas si nanay mamaya at pumunta kay kumare. Pero, bawal lumabas ng bahay. Kaya pagdating ni nanay,
Magluluto pa siya bago dumating si tatay. Okay na, nakagawa na ng washing machine. Makakapaglaba na, makakapagluto na din. Yan, ganyan ho kahirap ang trabaho ng isang nanay sa bahay. Ayan. Okay. Okay. So, nakasolve na tayo ng dalawang problema. Actually, ito yung isa. Yan. Yung pinalitan ng kapasitor. And isang automatic washing machine na pinalitan ng hose. Ito. Nakita natin yung hose na tinanggal ni nanay. Ito. So, makikita niyo yung hose. Ayan, no. Biak. So, napakasimple lang naman. Binunot lang ni nanay and kinabitan na lang ng ibang klaseng hose. So, yung mga hose na katulad nito, yan, na ipakita mo nga. Yan. So, pwede po siya. Kasi nabibend naman siya. Kung wala kang mabili ng eksakto na ganong klase, pwede na yan. Ayan. So, tingnan natin. O, yan. O, diba? Nakapwesto na yung hose niya. Mahaba parang konti kumpara do sa original niya. Pero okay na yan. Kasi nakababa lang din naman yung hose na yan. And automatic washing machine na yan. Okay. So, sana may natutunan tayo yung mga nanay at tatay sa bahay. Hindi lang po pagluluto, paglalaba, pagpa-plancha at pag-aalaga ng bata ang ginagawa ng nanay sa bahay. Pati ho yung mga ganitong bagay, tinatrabaho na ho. Yan. Kaya, pwede nang maging single. Pwede nang maging single. Okay, mga kalodi, mga kaprion, okay na po.